Sa mga nanonood dyan, hello to everyone. Ang guest ko po ngayon ay isang staff ni Mama Rene Salud. Siya po ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Mama, lalo sa paggawa ng mga damit, yung ibang damit na pinagagawa ni Mama Rene sa kanya. Papakilala ko po sa inyo si Doris Almoguera. Hello, Doris. Ayan. Afternoon po ngayon, nasa Davao po kami, may show kami. Anyway, Doris, paano ka ba naipasok sa shop ni Mama Rene? Dahil po sa kaibigan kong si Danilo, na naging kasamahan ko sa matagal na panahon kay Armando Hiron sa Bonnie Avenue. Ah, doon. Dati po kayong magkasamahan sa tahian. Ngayon, nag-apply ako sa abroad. Inayahan niyo dyan akong pumasok kay Kuya Rene. Imbis sa abroad? Opo. Pero kumusta naman? Kumusta naman, Doris? Kumusta ang samahan? Kasi marami kayo dyan eh. Hindi mo naman kayo konti. Madaming mga tauhan si Mama Rene. Kumusta naman ang samahan ninyo dyan bilang isang grupo ng mga mananahin ni Mama? Okay naman po. Nagtutulungan. Okay. Pero Doris, paano ka ba nagsimula sa pananahe? Dito kay... Hindi, general. Nung, di ba, I'm sure dati nagnananahi ka na, di ba? Opo. Paano ka ba natuto? May nagturo ba sa'yo? Meron bang sinanay mo ba mananahi din? Paano? Nananahi po siya sa kamay. Pero hilig ko po talaga, nung nag-aaral pa lang ako ng high school, may subject kami ng pananahi. Oh, may kanami? Opo. Ah, so nung una kahiligan mo na. Opo. Ah, hindi lang ito basta natutunan mo at bigla ka na lang naging mananahi. Opo. Doris, matanong kita, ano ang gusto mo sa mga kliyente? General ha, hindi lang itong sa mga kliyente ni Mama Rene. Sa mga kliyente yung nagawa mo na ng damit, ano ang gusto mo sa kanila? Yung bibigyan ka ng konting pabor para tanggal ang pagod. Oo naman, di ba lahat naman tayo, lalo pa kayo. Kasi ganun eh, tahi, di ba? Talagang kahit mahirap, yayariin mo kasi kailangan. Pero pag may konting pabor sa customer, talaga nakakaligaya. Siyempre, nakakaano naman yun. Di ba nakaka-inspire? Opo. Tapos Doris, meron ka bang hindi magandang experience na sa taon na pananahi mo sa iba't ibang tao, meron ka na bang mga karanasan na hindi magandang na experience? Meron naman po, pero konting stress lang din. Oo, huwag nagpapastress. Hindi uso yan. Opo. Ha? Hindi uso yung stress na yan. Opo. Diyan sa shop ni Mama Rene, alam naman natin na maraming tahe. Di ba? Ang daming customers, may mga shows pa. Di ba? Paano mo hinahandle ang stress? Sinasantabi ko na lang. Kasi, syempre, kailangan ko ng trabaho. At the same time, ikaw ay masiyahin kang tao Tsaka diba? Pag naiisip ko, minsan nagagalit si kuya, pero masaya naman siya. Saka pag nakita niya naman na maganda ang gawa, di ba? At saka at least tututo. Yun ang laging nasa utak ko. Matututo ka sa kanya. Ikaw ba mayroon kang plano maging designer? Kunwari, sa pag-uwi mo sa Nueva Ecija, meron ka bang plano na magtayo ng sarili mong dress shop? O magtayo ng sarili mong negosyo sa paggagawa ng damit? Sometimes, kung magkakaroon papalaran, kung may salapi, ganyan. Kapital. Yun ang number one. Oo. Pero meron ka na rin. I'm sure meron ka pag umuwi ka sa inyo. Opo, may extra. Mga nagpapa. Extra. Oo, tama naman. Opo. Kasi syempre, doon lang kikita din eh. Although, hindi naman sila nawawala ng trabaho kay Mama Rene. Opo. Pero syempre, kahit kung may extra, bakit naman hindi? Diba? Uuwi ka naman na walang ginagawa. Di magtrabaho ka na rin lang. Diba? Doris, sa mga designers natin na kilala mo, alam naman natin si Rene Salud, inspiration mo na yan. Tanggalin muna natin si Mama Rene sa kwento. Sino ang pinaka paborito mo bukod kay Mama Rene? Siyempre yung naging boss ko, si Armando Miron po. Si Armando. Sa kanya, siya kasi yung naging daan para makilala ko industriya lang sa tahian, ganun. Sa kanya rin ako unang natuto. Pangalawa kay Kuya. Pareha sila. Pero sa ugali naman, parehas mo din mabait. Wala ka namang problema, wala diba? Wala ka namang problema. Diyan sa mga kasama mo, sino yung madali mong malapitan, makausap, diyan sa shop ni Mama? Si Ate Lynn number. Si Lynn, oo. Ano naman si Lynn, diba?
Pero at least hindi, ayan Lynn ha, minention ka ni Doris, madali ka daw niya makausap. Eh matanong ko, ba't ah, hindi mo minention si Dayo? Siyempre, alam naman na ni Dayo yun, magkaibigan na kami matagal na. Magkaibigan naman kayo. 16 years old pa lang kami, magkasama na kami. Ah talaga? Ano yun, high school? Hindi kasi maaga kami nagtrabaho eh. Hindi ako graduated ng high school. High school. Opo. Kaya lang, nagtrabaho kami ng maaga. Ganun, 16 years old, magkasama na kami sa Mandaluyong. Ah, dito na sa Metro Manila. Sa hindi doon, di ba tagapareho kayo ng Nueva Ecija? Opo. Hindi po kami natuto. Doris, may kaharap kang bata. May ka sa camera. May kaharap kang bata na gustong tumulad sa'yo. Gusto rin manahe. Anong sasabihin mo sa kanya? Ang masasabi ko lang, siyempre sa umpisa mahirap, pero kung may pangarap ka, kahit mahirap, talagang kakayanin mo. Kayanin, okay. Diba? Ganun naman yung buhay. Okay. Diba? Kayanin. Tapos, ikaw, paano mo nakikita yung sarili mo? Sabihin natin, 5 taon mula ngayon. Paano na si Doris? Mula ngayon. After, before. After? Well, after nitong interview na to, 5 taon mula ngayon, nasaan na si Doris? Pangarap ko pa rin, tuloy. Tuloy pa rin? Opo. Tuloy ang laban? Opo. Hanggat andyan si Kuya. Oh, tama, of course. Oo naman, support. At saka, di ba, marami namang gawa eh. Opo. Marami namang... Super. Oo, super. Alam niyo po, baka magtataka kayo, bakit in-interview ko sila? Kasi gusto ko maging patas. Ang interview ko hindi lang para sa mga talagang ano, gusto ko yung nagtatrabaho sa fashion industry para malaman po ninyo kung ano yung ginagawa namin sa loob. Hindi po lahat ito bed of roses. Diba? Hindi lahat ito bed of roses. Kaya salamat Doris, nagpaunla ka sa aking interview. Thank you po, Doris. Okay, thank you.